Unang-una sa lahat, hindi ko naman nilalahat na lahat ng karpintero ay palpak. Pero meron lang talagang iba at malas ka kung napatapat ka sa isa. Katulad ko. Okay, dito. Dati to, may kisam ito, ano. Pero since sablay nga yung unang gumawa ng bubong namin dito sa kusina, pinatanggal ko na siya kasi napuno na talaga siya ng tubig dahil sa tumutulong bubong. As in, para talaga itong false nung tinanggal namin. At dahil dun sa mga nabasang yon, dahil sa tulo ng ulan na naipon na dito, yung anay sa labas ng subdivision, nainggan nyo na pumasok dito. Tingnan nyo to. Yan, ito. Yan, daan nyo ng anay, oh. Yan. Tsaka dito. Yan. Tapos yung tinanggal ko na yung kisam, syempre may mga downspout. Yung downspout na yon, may mga mabubuting kaibigan tayong nagsipagpasokan dito. At habang inoobserbahan ko yung bagong bubong, ito ang nangyari sa cabinet namin. Look. Yan. So, pinagtulungan na siya ng anay at ng daga. Ayan, yan. Yung mga kutkot na yan, no. At kung gusto nyo makita itong special door dito, ito, pakita ko sa inyo kung ano nangyari. Yeah, yan siya! Look, kami! Ito ang nangyari sa kauna-unang DIY project na ginawa ko dito sa bahay namin. So sad. Oh, yeah. Ito na, tanggal na, ano? Tanggal na yan, ah. Ito naman yung mga anay, oh. Oh, shit. Okay. Kailangan natin i-treat muna ito bago tayo gumawa ng bagong cabinet. Look at this. Tapos, yan. May nabutas na siya ng daga, oh. Kader-der! At yun na nga yung nangyari, mga katol, ano? Nasira siya. At gagawa tayo ng bagong kitchen cabinet. At ipapakita ko sa inyo yung design bago natin matapos yung pagpipintura ng bagong kisame. Tapos i-repaint ko din yung wall. At i-discuss ko sa video na to kung ako sigurado ako, ha. Ito, hindi nyo po ito naiisip. Kung kailan ka nga ba gagamit ng flat na latex at glossy or semi-gloss na latex. I-discuss ko sa inyo kung ano yung simpleng reason kung kailan mo siya gagamitin. Alright? At yung bagong design ng cabinet, i-reveal natin yan mamaya. At magbubuhat na ako ng sarili kong bangko. Sobrang ganda niya. Okay? Combination siya ng metal, ng wood, ng solid wood. It's awesome. But for now, tapusin muna natin yung pag-clean up ng kitchen ko, yung pag-repaint. Alright? Let's do this. Nung nagkabit ako dati ng lumang cabinet, tinadtad ko talaga ito ng lug bolt sa expansion shield. So ngayon, pinaparusahan ako. Sobrang laki ng butas. Matagal matuyo yung wall putty, so gagawin papalitin ko siya. Pinapasakan ko ng towels. And then, pati. Yeah. Ah, grinder mo nga, grinder. Dami mo rin ibig sila. Let's go! Believe me, sobrang matrabaho yung pag-grind nung mga blind rivets, ano. So, ang suggest ko ganito. Ito, sigurado ako mas effective to. Pagka-drill natin, there you go. Kailangan lang natin na isa pang drill na may countersink. Ito, may countersink yung bala nito. Yan, look at that. Yan, ito yung countersink na bala, ano. Parang ganito. There you go. So, lubog na siya. Ngayon may countersink na tayo, no? Pwede nating ilagay dito yung rivets natin. Kitaan nyo doon, lubog na yung ulo niya.
ngayon. There you go. Ito na siya. Look at that. See, flat na flat siya, tapos lubog na lubog na. Pag nakalubog na yung ulo niya, hindi mo na kailangan mag-grinder. Hindi ko alam kung ako lang to ha, pero nung una, nag-iisip ako kung ano ba pagkakaiba ng paggamit ng flat at ng semi-gloss at ng gloss. Kailan mo siya tamang gamitin at kailan mo siya dapat hindi gamitin. Subjective itong ibibigay ko sa inyo yung reason. Pero ito, I came up with this reason na sobrang, it makes sense. Ganito siya ha. Gagamit ka ng flat na pintura, sa kisame. Okay? Why? Kung gumamit ka ng glossy na semi-gloss na pintura sa kisame, sobrang weird niya talaga. Alam mo yung nag-gloss yung kisame mo. So, pagdating sa kisame, flat lang yung gamitin niya. Dito sa pagpipintura ko ng kisame, nakatatlong coats ako para, alam mo yun, para awesome. At kaya ka gagamit ng glossy at ng semi-gloss. Gumamit ka ng semi-gloss at ng glossy sa pader. Why? Pag gumamit ka ng flat sa pader, sobrang bilis niyang magdumi. Okay? Pag gumamit ka ng gloss at ng semi-gloss sa pader, alam mo yung pag nahawak-hawakan siya, madali mo siya mapupunasan. Ganun lang kasimple yung naging reason ko kung kailan ka gagamit ng flat at ng semi-gloss o ng glossy. At sa video na to, sa wall, gumamit ako ng semi-gloss na permacoat ni Boysen. At syempre, sa ating ceiling, gumamit ako ng flat latex ni Boysen. At maraming salamat, Boysen. Let's do this! Let's go. At ngayon, meron na tayong blank canvas, maputi na, malinis na yung kitchen namin. Ito na, pwede na nating ilagay o ipakita yung bago naming kitchen cabinet na 3D model ko using Fusion 360. Ayan. Ayan siya. Available yan sa dark theme at syempre sa white theme. At kung ilalagay ko siya dito sa kitchen namin, ayan, makikita nyo sa screen. Sobrang ganda niya. Ayan, pag puti, ayan, pag dark. Awesome. Yung mga framing na yan, nakikita nyo, metal yan. Kaya nga, industrial kitchen kaneme, di ba? Tapos yung mga panel, syempre, solid wood yan. Alright? Now, ang tanong mga katol, anong mas trip mo? Kailangan ko ng suggestion mo, napakahalaga ng sagot mo para sa akin. Anong mas gusto mo? Kulay puti? O yung dun tayo naglilin sa dark side? Please, comment down below. At kung may suggestion ka pa dito sa kitchen renovation na ginagawa ko, mag-usap tayo sa baba. Okay? At ngayon, mga katol, kung ikaw ay isang palpak na karpintero, ay bay magbago ka na dahil sobrang parusa talaga. At kung gusto mo nang mag-DIY na, yung alam mo yon, katulad ko, nag-DIY ng kung ano-ano dito sa bahay, panoorin mo itong dalawang videos dito na ni-prepare ko para sa'yo, para makatulong sa DIY journey mo. Alright? Sana nagustuhan mo itong video na to. Okay, till next week. Bye-bye!